be safe and getting through tomorrow. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Jean and I make cleaning, cooking, and organizing videos. Pero sometimes gumagawa din ako ng vlogs. So guys, I'm so happy for today kasi dumating na yung aking pinakahihintay and happy na rin yung aking asawa, si Jones. Ayan siya sa likod. Sumasaya. Gusto niya bang makita? So, kasi makukuha niya na tong cellphone kong ginagamit. Nabanggit ko sa inyo na kukuha ako ng phone, di ba? So, ngayong araw, i-unbox natin and i-review natin. Una sa lahat, guys ha, pagpasensyahan nyo na kasi hindi ako yung tipong magaling mag-review ng mga gadget. Kasi hindi talaga ako magaling sa mga ganyan. So, eto na siya guys! Eto na yung aking phone! Ayan! Ready na ba kayo? Ako ready na ready na. Nakuha namin yung iPhone 11 Pro Max! So, I'm so happy kasi alam nyo ba guys, kasi size niya itong phone kong ginagamit ngayon. So, happy! Yes! So, eto na siya guys! Ayan! So, i-unbox natin to. Hindi pa ito nabubuksan eh, kasi bawal daw eh. Alam nyo na. Bawal ang touchy-touchy sa mga bagay-bagay. So, simulan natin guys! Ayan! Yung color niya is gold. Pareho yung aking phone ngayon. Yung 8 Plus. Yung gamit ko kasi ngayon guys, 8 Plus. Yung pinangre-record ko. Tapos, ito, gold din. Pero hindi ko alam kung ano yung color niya sa front. So, nakakita ako na nag-review na color black yung front niya. So, ayan. In terms of packaging niya guys, ang color niya is black. No? Black siya. And pakita ko lang din sa inyo yung mga naging phone ko din na mga iPhone since hindi ko na alam kung anong year. Ito yung sa 4S. Nagsimula ako sa 4S guys. So ito yung ganyan. Liit-liit. Ang cute! Ang cute talaga! Tapos white. White siya. Yung packaging niya is white. iPhone 6S. Ganun din. White. And then yung iPhone 8 Plus. White. White din, guys. So, ngayon, black naman. So, tingnan na natin yung laman niya. So, ayan. Parang matte finish din siya. Pareho lang naman siya, guys, nung mga nauna kong mga phone. So, gold din to. And, tada! Ang ganda na talaga, guys. Sobra. Sobra talaga. Yung unbox niya is matte finish and yung camera niya parang may glass, so alam natin na fragile siya, so sensitive ang mga ganitong phone, kaya kailangan natin ng protector. Palaging ginagawa namin, unang-una sa lahat, bumibili ng screen protector para sa phone kasi yung iPhone very sensitive, kapag nabagsak mo talaga siya, nababasag siya. So front and back, kailangan may protector. So, sinabi ko kanina, matte finish yung kanyang back. Unlike dito sa gamit ko, na iPhone 8 Plus, ang back niya parang glass. Mas sensitive yung glass. Kasi, mas nababasag kasi talaga siya kapag nahuhulo or nababagsak. So, unlike dito, para siyang sa ano, iPhone 6S. Yung dati ko rin na phone, parang ganito din siya. Yung kanyang mga button, parehong-pareho din guys. In terms of size guys, mas medyo malaki yung 8 Plus na ginagamit ko ngayon. Konti lang yung difference nila. Okay. Dito muna natin siya. Tingnan natin yung loob.
fast charger. So, ito yung charger. Ang bigat niya, guys, ha? Ang bigat tong charger niya. And medyo malaki. So, syempre, hindi mawawala yung ating mga manual. Ayan. So, mga basic lang naman ang mga nandyan, nasa loob niyan. Hindi mawawala yung earphones. And then, ito yung charger cable. So, yan lang. Ayan. Okay. Bubuksan natin. Okay na. So, okay yan. Okay na. And then, may isa pa ako na ano, napansin. Yung logo niya, hindi na siya medyo nasa taas. Nasa center na siya. So, mas maganda. So, ayan. Hintayin lang natin siya, guys. Hello! So, ilagay natin siya sa English. Look at this. Ito, bago to sa akin. Kasi sa iPhone 10, meron na nito. Pero sa iPhone 8 Plus, wala. Face ID. So, yung front niya, guys, is black. Black screen. Then, wala na siyang home button. And yung gilid niya, parang shiny. Sa panga pala, ang charger niya ay 3 times more fast charging than yung regular na charger natin. So, ayan. Welcome to iPhone. Swipe up to get started. Ta-ding! Hey! Ang ganyan mga specs, guys, or yung mga specification niya, yung display niya, ang iPhone 11 Pro Max is 6.5 inches OLED. So, yung height niya, 158mm. Yung width niya, 77.8, depth, 8.1mm. Weight, mas mabigat siya ng konti. And yung pinaka gusto ko sa lahat, kung bakit ko to pinili, kasi yung camera, guys. So, yun yung habol ko talaga kung bakit ko pinili na kumuha nito. Kasi ito yung pinaka-importante sa akin sa ngayon, yung camera. Since wala pa kami nakukuhang magandang camera. So, pinag-iisipan pa namin. So, since wala pa, ito na muna ang gagamitin namin. Kasi ang daming mga reviews na maganda ang camera ng iPhone 11, 11 Pro, and 11 Pro Max. Mas lalo na yung Pro Max. Yung rear camera niya is triple 12MP or megapixel ultra wide. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can leave me to. And yung front camera niya, 12MP din. So, mas maganda. So, mas malinaw. Siyempre, and then yung storage niya, 64GB lang siya, guys. So, dati lang. Bakit nga pa iPhone yung napili ko or pinipili ko na phone? First of all, guys, hindi namin ito binili in cash. Kasi, oh my God, nakita nyo yun. Oh my God. So, siguro yun yung advantage ng naka-postpaid plan. Kasi, every 2 years na magre-renew ka, meron kang option na it's either na bababaan mo lang yung plan mo, or magpapalit ka ng device. Para siya, guys, advantage siya para sa akin. Kasi, syempre, nakukuha mo yung latest na model na gusto mo. And then, kaya iPhone yung lagi kong napipili. Kasi, guys, sa iPhone, wala akong issue. Sa totoo lang, wala akong issue. So, hindi naman tayo sponsor ng iPhone. Wala. Kaso, for me lang, ha. For my own opinion lang. Ang iPhone kasi talaga, guys, oo, sabihin na natin na expensive phone. Pero yung quality niya na ibibigay sa iyo, sulit na sulit, guys. Pinakauna kong phone for S pa. Functioning pa siya lahat kung mapapansin niyo. Ayan, yung battery niya okay pa. Sa iba kasing phone, alam ko ang ibang phone unang nabibigay yung battery, right? And then yung mga button. And ito din yung second kong phone. Hindi ko na alam kung kailan kami nagsimula na mag postpaid plan. Kasi parehas kami naka-postpaid plan. So, ang ginagawa namin ngayon, every 2 years. So, kung gusto namin kumuha na, ako yung nag-renew.
kasi ako yung mahilig sa mga latest na model ng phone. Eh, yung asawa ko hindi naman ganun. So, hangga't hindi pa sira yung phone, as in durug-durug yung phone niya, hindi pa yun magpapalit ng phone. Tingnan niyo siya, oh. Ganun. Ito yung phone ko dati, iPhone 6S. Yan. So, sabi ko sa inyo guys, di ba? Durug-durug na yung ano niya, yung front niya, kasi nga, pinalitan na namin to ng screen. Na nahulog kasi siya na walang screen protector. So, kung hindi ko yun nabagsak, siguro, hanggang ngayon, okay pa to. Button niya, nagpa-function pa siya. And then, yung loob niya, okay pa. Hindi ko lang alam yung anong battery nito. Okay pa ba? Okay pa yung battery nito. So, ang problema lang talaga is itong screen. Nakadalawang beses na kami ditong palit. So, ganyan siya guys, yung screen niya. Parang yung pinalit, hindi siya lapat. So, kung papapalitan naman kasi namin to sa mismong Apple Store, ang mahal guys. Ito nga eh, sa ano lang namin to nabili? Saan nga yun? Okay. Sa loob lang din ng mall. 4K yung pagpalagay namin nito. Pero hindi naman siya hindi siya naayos. So, dalawang beses ako nagpalagay nito. And, ayan siya. Oh. Parang basag na siya. Pero alam niyo ba, ano pa siya, hindi pa siya sira sa loob talaga. Maganda yung iPhone kaysa ibang mga phone. So, ang gamit ko na ngayon is yung iPhone 11 Pro Max. Ayan yung rear camera. Kita ko sa inyo yung aking last na phone. Ito yung magiging sa kanya. Yung iPhone 8 Plus. So, mukhang bago pa siya guys. Kasi talagang kahit 2 years na siya sa akin. 2 years na talaga. 2 years na siya sa akin. Wala pa siyang gasgas. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan lagyan nyo lagi ng screen protector. Pati likod lagyan nyo para dito siya nagagasgas. Hindi mismo doon sa loob. Sa front niya, tingnan nyo naman, basag na siya kasi never pa ako nagpapalit. Yun yung first kong nagpalagay, ito pa, hindi pa ako nagpapalit. So, yan, ilang beses na din itong nabagsak at pasalamat ako kasi meron siyang screen protector. Ito lang yung nagagasgas, ito lang yung nababasag. Very important talaga yung screen protector sa iPhone. So, mukhang bago pa siya and wala pa ito kahit ni isang problema. Well, ang charger pala ng iPhone 11 Pro Max, iba na yung saksakan niya guys. Hindi yun na yung dati. Ganyan na siya guys. Mas maliit. So, ayun. Sana na-explain ko sa inyo ng mabuti. Kung hindi man, pagpasensyahan ninyo guys. Ha? Kasi hindi po ako masyadong marunong mag-review ng mga, lalo na sa mga gadget guys. So, sana may na-share din ako sa inyo kahit papano. So, gamit ko na pala yung ano guys, yung phone ko sa front camera. So, ayan. Mas malinaw ako. Diba? Mas malinaw ako guys. So, ayan. Ito yung phone. iPhone 8 Plus. Sa kanya yun. O, sa'yo na to! Sa kanya na yun. So, makakapaglaro na siya ng maayos. Okay? Kasi tingnan nyo naman, dito siya maglalaro. Ha? Huh? Tingnan nyo. Bukas na yung gilid ng kanyang phone tsaka basog-basog na. Pero kapag napalitan ito ng screen, sigurado ako guys, maganda pa to. Okay pa to. Ayan. Ito lang yung video natin ngayon. So sana nagustuhan yung unboxing natin ng iPhone 11 Pro Max. Kasi matagal din namin itong hinintay. Alam ko nagsimula ako sa sinabi ko sa inyo, iPhone 11 lang yung bibilihin namin, yung kukunin namin. Tapos naging 11 Pro and then naging iPhone 11 Pro Max kasi wala eh, wala siya out of stock, eh kailangan na yung phone eh, kaya hindi na rin namin mahintay na i-ship pa dito sa amin kasi nga i-CQ pa, alam niyo yun diba, nangyayari pa sa atin dito, okay na, pero sa ibang lugar hindi pa, kaya nung nagbukas yung globe, nagtanong kami kung meron sila dito. So, meron naman. Kaya, kinansel na lang namin yung order namin through online. Kaya, nakakuha na kami ngayon. Kaya, ito na yung nakuha namin na iPhone 11 Pro Max. Kasi, konti lang naman yung difference ng iPhone 11 Pro na babayaran namin monthly. So, kasi binabaan na lang namin yung plan ko.
monthly. Kasi nga hindi ko na kailangan. Kasi lagi na ako nasa bahay. May internet naman dito guys. Eh. So, bihira ako maglalabas. So, hindi ko na siya nagagamit. Sayang. Then, yung ano ko, yung data ko, hindi ko nagagamit guys. So, sayang lang yung ano. Pinababa ko siya ng pinababa. Alam niyo yun? Kasi talaga ano, bihira akong lumabas na. So, siguro, isa, dalawa, weekends lang akong lumalabas. So, parang useless naman kung ano pa yung ilan ba yung gig ko? 11 gig? 13? 13 gig ata yun eh. 10 gig? So, 10 gig yung aking ano. Yung, hindi ko siya nagamit. Actually, simula nung nagkaroon ng quarantine, guys, dalawang buwan, hindi ko talaga siya nagamit yung data ko. Sana na ano siya, nakatransfer siya sa iba. So, para na ipamahagi ko na lang. So, yun. Sana may natutunan kayo, may nagustuhan nyo rin tong video na to sa akin. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like, comment, and subscribe to my channel. And I hope to see you on my next one. Bye! Bye.